Welcome back to my vlog. Ito na naman si Inday Bagat, ang yung open-minded vlog na sa banyo palaging nagva-vlog. So for today's video, mga Inday, mga Dodong, ang ganda ng topic natin ngayon. Tungkol po ito sa paano nga ba mabilis nating buhayin ang bitin sa parol ni Dodong. So ito po ay tricks kung paano nga ba yun gawin, dahil minsan po may emergency fight po kayo, no, emergency battle of the field, tapos hindi ka pa naka-ready, hindi ka pa nakagawa ng mga stunts, hindi ka pa naka-diyan, parang wala kang ka-ready, parang pag pumunta ka kasi sa mga battlefield, kailangan handa ka, pero wala kang handa-handa. So, ang lamya-lamya mo. So, ito yung gawin mo para mabilis mo siyang buhayin, magkaroon siya ng energy agad. At lalong-lalo na sa mga babae dyan, no, na may mga jowa, may mga asawa, no, kung gusto niyo mabilisan in a quickie-quickie, in a hurry-hurry, no, kasi minsan namamadali ba, no, parang maganda din kasi yung quickie-quickie kasi ano din eh, kadang parang challenging ba na, in just 10 minutes, tapos. So, kung na-try na nyo yung mga quickie-quickie na yan, so, hands up ako sa inyo. Pero kung hindi nyo pa na-try, panoorin nyo ang video na to. So, once again, kung bago ka lang sa aking channel, mag-like and subscribe. At saka kung ayaw mo sa mga topic na to, maselan ka sa mga topic nito, lalong-lalo na wala kang jowa, single na single ka, huwag ka na pong manood, dahil ang video ko ay puro sa mga relationship goals, relationship advice, and relationship tips. Tips and rules and regulations, mga ganyan yan ba? Kung wala kang jowa, skip the video dahil hindi ka makarelate nito, no? So yun na nga, bumalik na tayo sa topic, kasi makapalayo pa tayo sa topic. Na-try nyo na ba mga girls, no, yung mga sinatawag nating quickie-quickie o manadalian lamang, parang challenging, challenge, no? Lalong-lalo na ginagawa mo ito sa mga lugar na kung saan din parang napakahirap na lugar, no? So parang trials, parang binigyan mo ng spice ang ano ninyo, no? Yung ano, life ninyo, 1, 2, 3, 4, 5, life ninyo. Yung parang binigyan mo ng kahulugan, binigyan mo ng magandang ano, kasi parang naboboring lang naman kung palagi lang naman kayo andun sa iisang lugar at iisang higa. Ano. So minsan, bigyan natin ng ibang location kung saan nakaano lang tayo, nakaganyan. Hindi ko na i-elaborate kasi doon tayo sa quickie-quickie. So ito po yun kung paano nga ba yun gawin ang mabilisang patayuin, mabilisang patigasin ang talong-talong dyan. Kung paano nga ba, kasi technique po ito. Minsan lang po ang nagkakalam nito. Kahit mga lalaki, hindi alam nito, no? Nababasa ko ito. Di ko na lang sasabihin kung saan ko nababasa kasi secret lang ang librong binabasa ko. No? So, ito yung mga techniques doon. Kung nakita ninyo kung saan ang ganito, wala man tayong pangano dito eh. Wala man akong mga drawings. So, pasensya na kasi wala tayong mga drawings or mga ano, or mga something na pwede kong anuhin, no? Kung nakita ninyo yung ulo ng talong, di ba, ulo ng talong, imagine ninyo, may naka-triangle dyan sa likod, di ba, may hiwa dito, mayroon siyang hiwa dito, tapos may mga triangle siya, ganyan, may naka-triangle siya dito, di ba, no? Tapos may parang ano dyan siya, parang litid ba yan? Alalahanin ko nga, kasi hindi ko na matagal na kung hindi nakakita ng ganyan. At hindi naka-ano. So, itong technique na to ay tinatawag na tong hagod technique, no? Hagod technique ang tinatawag natin nito. So, kailangan marunong kang humagod, dahil kung hindi ka marunong, puro ka lang kagod, alam mo yung kagod, wala ka pong mararating. So, kailangan mo rin ang matinding paghagod at
marunong humagod kung saan yung paghahagod mo ay matamaan mo yung mga tinatawag nating nerve endings para mabilis siyang mabuhay. So kung nakita nyo tong nakatriangle ito, nakaganyan yung siyang forma, ganyan, ganyan. Parang ganyan ba? Hiwa niya siya, ganyan siya forma. Naka-triangle siya dito, no? Di ba? Naka-triangle siya dito, tapos may litid siya. Parang may ugat siya dito, or ano yun? Parang may, ano dyan siya, linya. Ang ganyan na linya, no? Dito, tapos, di ba ang, ano niya, yung tinatawag natin na balat, nakababa yung balat, may ano dyan sa balat. So, kung magusto mo mabilisan siya mo ba, buhayin in just 5 seconds lang. 5 seconds, yes! 5 seconds, buhay na yung talong. Sa gagawin mo ito kasi natamaan mo yung tinatawag nating nerve endings. No? Ni Undong. Kahit kayong mga lalaki, kung gusto nyong mabilis siyang magano, ito yung gagawin ninyo. Yung doon na triangulo na ganito, di ba? May ano dyan? May something dyan. Tapos dito may guhit na yun, no? May guhit din siyang paganon, may guhit din siyang paganyan, pababa. So, dito na guhit, na may ganito siya, dito banda. Once na, inano mo yan, hinagod mo siya ng konti, ang paghagod, paganyan. Paganyan ang paganyan. 5 at 1, 2, 3 na ganyan. Tas ang 4 at 5 ay yung balat. Itaas, baba, ang balat. 4, 5. Limang teknik, limang ano lang, limang steps. Buhay agad. Saan kayo niyan, ha? Huwag tamang paghagod. Lalo na maganda yung skin ninyo dito sa balat. Yung maganda yung kamay ninyo. Yung parang shiny-shiny yung mga ganito na kamay. No, no, parang hindi siya maraming kubal ba ganito ng mga kamay, parang walang trabaho, parang hindi nagkuskos ng kubita, ganyan ng mga kamay, no? So, yun nga, pinaganon lang 1, 2, and 3, and 4, and 5. Yung balat, iano mo doon na matakpan yung, ano niya, yung matakpan yung ulo ng talong, no? Yung matakpan, ang balat, iganon, pa-up, no? Tapos dito, pag humawak ka, no, pag, kahit kayo mga dudong pwedeng humawak, kahit si Inday pwedeng humawak, pag humawak ka in a smooth way, hindi po yung ganuhin mo ng todo, hindi yung ipisilin mo na ito, in a smooth way na ang kamay mo, itong tips na to, doon sa linya. Linya ng ano, linya doon dito na linya. Sa dito na linya, no? Di ba sabi ko sa iyo, may linya dito, tapos may linya dito. So, dito na linya yung pag inaangat mo na siya. Ganyan. Ganyan na angat. 4, 5. Kailangan nakaano yung balat, naka overjaw dun, naka ano ba, parang ginanon mo ba? Yung balat, no? Pag ginanon. No, so, yun na nga, no? So, mamulubo na tayo kayo. Parang man tayong na anuhan sa ating sinasabi, parang na-miss natin tuloy. So kailan pa tayo makaano, kailan pa tayo makahawak ulit para magigisingin ulit tayo, no? Kailan tayo magkaroon ng ano para magigising, no? PM, sa gusto mong pagising gisingin ang natutulog mong bituin na walang ningning, no? Sa susunod ko na video, sasabihin ko paano ang tamang pagkanta. Pero sa ngayon, yun ang sasabihin ko, yung ang tamang paghagod, ang tamang paghaplos ng talong para mabilis po siyang lutuin, para mabilis po siyang mabuhay, no? In just 5 seconds. Saan ka, no? Dito mo lang malalaman yan sa tips ni Inday Bagat. So, sa ang video na to ay hindi po para sa lahat, no? So, kailangan kung nanonood ka sa video na to, anuhin mo na natulog na yung mga anak mo, no? Napatulog mo na yung mga anak mo para hindi nila makikinig, mag-headset ka, para hindi nila makikita ang mukha na to, para hindi nila malalaman ang mukha na to, i-ano mo, no?
ibang cellphone ang gagamitin mong panonood nito. Huwag yung cellphone na ginagamit ng mga anak mo. Para iwas-iwas po tayo maano dyan, no? So sana may inaano kayong kunting kaalaman galing sa video na to. In 1, 2, 3, 4, 5 steps, buhay na yan, no? Mag-comment kayo kung totoo o hindi yung sinasabi ko, no? Kasi wala akong sinasabi na hindi totoo. Yan, lahat ng sinasabi ko, totoo. De, joke, joke, joke. Nabitaw, based po sa inyong experience, i-comment ninyo kung totoo yung sinabi ko o hindi. Bye for now.